Magandang umaga, sambahayan ng Diyos. Ayon kay Hans Urs von Balthasar, sa pamamagitan ng krus na ang Kristiyano ay nahahamon na sumunod sa kanyang Panginoon. Walang landas ng katubusan ang makakagawa ng ibang daan patungo dito. Sambahayan ng Diyos, ating sundin siya sa pamamagitan ng papuri at pagsamba, purihin ang Diyos. Tawag sa pagsamba, halina sa panahong ito ng pagsamba sa pamamagitan ng bago at buhay na kaparaanan ni Kristo Jesus. Narito kami na may kasiguruhang puso ng pananampalataya. Halina ng may kagalakan. Nagkakatipon kami na may pagtitiwala sa kapangkuan ng Ebanghelyo. Halina, ating sama-samang purihin ang Diyos at buksan ang ating mga sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang aming maganyak at suportahan ang bawat isa sa pag-ibig ng aming kapwa ganang sa aming sarili at maging instrumento ng habag ng Diyos. Dakilang may likha sa kalingat pangunawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas. At samahang lumikha ng pamaya ng payapa sa kalikasan kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Tayo'y manalangin. Sa iyo, O Diyos, ay makasusumpong kami ng sandigan mula sa magulong sanlibutan. Gumagawa kami bawat araw upang maging saksi sa iyong katarungan sa pamamagitan ng iyong ministeryo. Samantalang ang paglalakbay tungo sa tunay na kapayapaan na tatahakin ay mahaba, ang aming mga tiyak na paghakbang ang magdadala sa amin sa araw na iyon ng kapangakuan. Pagkalooban kami ng kalakasan, pananampalataya at tapang na kinakailangan upang ang araw na ipinangako ayon sa iyong naisin ay maganap sa lupa tulad din sa langit. Amen. Ang pagbasa mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa Awit 73, talataang 1-5. Si Yahweh ay nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan,
Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang kasaysayan, ika'y likas na naruna. Tumataas nga, O Yahweh, ang tubig ng mga ilog. Lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos. Maingay na mga alon katulad ay pagkalabog. Parang tubig na marami, ang buhos ay parang kulog. Malakas pa kaysa alon ng dagat na mayroong unos. Higit pa sa mga ito, si Yahweh na dakilang Diyos. Walang hanggan, O Yahweh, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Ang pagbasa mula sa Bagong Tipan ay ating matatagpuan sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 13, Talataang 1-8. At dito po ay sinasabi, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalun niya. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Thank you.
magandang umaga, kapamilya. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng buwan ng Nobyembre at ating ipinagdiriwang ang linggo ng edukasyong teologikal. Tunay na ang ating simbahan ay nagpasimula sa pamamagitan ng pagbibinyag, nandiyan ang pagtanggap ng mga bagong kaaniban, nariyan din po ang pagbibigay ng buhay para sa ating Panginoong Hesukristo na handa na maglingkod para sa Kanya. Nakita rin natin kung paano ang ating mga kaanib ay lumipat ng ibang komunidad ng mananampalataya, umalis, at yung iba naman, bumalik sa ating manlilika. Ilang beses na rin natin nakita na ang ating iglesia ay nagpabago-bago ng oras ng pagsamba, style ng pagsamba, anong klaseng pagsamba. Pero ang sabi nga, lahat ng ating ginawa, hinahanap-hanap natin. Ano po? Lagi nga natin binabalik yung unang panahon ng pagsamba. Ganito kami naglilingkod sa Panginoong Diyos. At sabi nga po, ang ating nais maabot ay ang maging pinakamainam na katawan ni Kristo bilang isang church among the palms. Di ba yun ang ating inaasam? Na ang ating buhay ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad nga po ng sinabi ng ating Panginoong Yesus kay Pedro, minsan na sinabi niya, sa batong ito ay aking itatatag, ang aking iglesia. Sikat nga yung kanyang talinhaga o parabola ng dalawang taong nagtayo ng bahay, yung isa'y sa bato, yung isa naman ay sa buhangin. Nang dumating ang bagyo, nasira ang tahanan o yung bahay na nagtayo sa buhangin at natiling matatag yung isang taong nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Sabi nga mga kapatid, kapag ating itinatag ang ating pananampalataya sa ibabaw ng matibay na bato, tayo ay nagiging matatag sa lahat ng dumadaang pagsubok sa ating buhay. Mga kapatid, ating itinatag ang iglesyang ito sa ibabaw ng isang matibay na bato. Hindi tayo nahihiya na ipahayag na ang ating tahanan, ang ating sambahayan ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Naroon din po na ang ating sambahayan, ang ating iglesia na itinatag sa ibabaw ng bato sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay hindi nawawala sa uso, hindi nalalaos. Kahit ano pa man ang sabihin ng ibang tao, tayo'y naniniwala, katulad ng mga apostol, na tayo ang kanyang salita ng Diyos na ibinigay sa atin ang siyang ating sinusunod upang tayo'y maging tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo narito para tayo ay tila ba sumasali sa isang popularity contest. Subali tayo naririto upang maging tapat na lingkod ng Diyos at yon ay hindi nagbabago. Ang ating sambahayan na itinatag sa ibabaw ng bato sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nangangailangan na ating ibigin ang iba. At huwag maghintay ng kapalit sa pag-ibig at pagdamay na ating ibinibigay para sa iba. Isang bagay ang hindi nababago. Ito ay ang ating piliin na tayo ay magbigay, magmahal sa iba na hindi naghihintay ng anumang kapalit.
ang sambahayan na itinatag sa ibabaw ng matibay na bato sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos ay isang tahanan at sambahayan na naroon ang pagtitiwala. Nang sinabi ng ating Panginoong Yesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ito ang nais niyang sabihin sa bawat isa. Ito ang ating kinikilala at ito ang ating pinaniniwalaan. Subalit ang kaligtasan ay atin lamang masusumpungan sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanya lamang. Wala isa man sa atin ang maliligtas dahil lang gumawa siya ng mabuti. Tayo'y naliligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Nang nung siya'y namatay doon sa krus, siya'y namatay para sa ating mga pagkakasala. At nung siya'y mabuhay na mag-uli sa gitna ng mga patay, ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay patunay. Ito'y patunay na tayo man ay mabubuhay na mag-uli. Ito ang ating paniniwala na hindi nagbabago. Tayo ay nananatiling matatag, nakatindig sa batong ito at tayo naniniwala na kapag tayo nakakasakit ng iba, tayo ay kailangan humingi ng kapatawaran. Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Diyos, dahil ang ating Panginoong Diyos ay ano, ating Diyos ng pagpapatawad, God of second chances. We have tried, sabi nga po, we have tried to be a church, pero tayo nabigo. Pero, nandyan ang Diyos, tayo'y muling itinataas, ibinabangon upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa mga darating pang taon na tayo ay Kanyang ilalayo sa pag-ibig mula sa salapi. Pag-ibig sa salapi. Kundi tayo Kanyang tuturuan, ibigay ang nararapat para sa Diyos. Yung ating pagbibigay ng ikapo. Sino ba sa atin nagbibigay ng ikapo? Tapat ba ang iyong pagbibigay ng ikapo? Pag sinabi ikapo, ikasampung bahagi ng iyong kinikita ay para sa Diyos. Kung ikaw ay nagbibigay ng ikapo, maliit ka pang bata. Ikaw ay yayaman. Hindi sa material na bagay, kundi sa buhay. Dahil ang Diyos ang siyang nasa sayo. Huwag kang kuha ng kuha at hiling ng mga bagay kung hindi ka naman nagbibigay ng tapat para sa Diyos. Maging matapang na ipahayag ang salita ng Diyos. Pahayag ito sa iyong mga Facebook account, sa iyong YouTube account, sa iyong Twitter account, Instagram account. Hindi yung puro chismis ang iyong pinaglalagay. Maging matapang na ipahayag ang salita ng Diyos upang ang iba man ay makakilala sa pamamagitan mo. Ang virus na COVID-19, maraming ipinasarang simbahan dahil nga po yung panganib na dulot nito. Subalit gayunpaman, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan ito, kaya nating ipagdiwang ang nalalapit na 107 taong pagkatatag ng ating iglesia, Church Among the Palms, sa kabila na tayo ay magkakahiwalay, sa kabila na tayo ay nasa panahon pa rin ng pandemya. Pero tandaan natin, nang ang kambayan ng Diyos ay mapunta sa exile o yung pagkatapon, hindi ito ang pumigil upang sila'y patuloy na magdiwang, magpasalamat at kilanlin ang nagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya din natin ito, mga kapatid. Ang tanong, ano ba ang nais mo sa susunod na 107 taon pa
ng ating iglesia. Nawa ang naisin mo ay magmahal tulad ni Hesukristo. Nawa ang naisin mo bilang isang iglesia ay ano? Maging bukas sa mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos. Tanggap sila kung sino sila. Ano man ang kanilang kahinaan, ano man ang kanilang pagkakamali na gagawa, tanggap sila ng iglesyang tulad ng iglesyang meron tayo. Ano pa ang naisin ng tao ng kaanibal ng iglesia? Ang maipakita na bilang mga anak ng Diyos, tayo'y umiibig sa iba tulad ng pag-ibig ni Kristo. Ano ba ang gusto natin ipagdiwang? At ano ba ang mahalaga sa pagdiriwang? Tayo nagdiriwang sa kabutihan ng ating Diyos. Walang ibang kaloob na hihigit pa sa pagbibigay ng ating Panginoong Diyos ng kanyang bugtong na anak sa atin. Kung kaya tayo narito, nag-e-exist sa loob ng 107 taon at marami pang taon na bibilangin. Huwag nating hayaan na ang pagdating ng ating anibersaryo ay magmistulang isang pagdiriwang na lamang. Kung hindi, tunay na ating tanggapin na ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan at ang kaligtasan na kanyang ibinibigay at pinagkakalob sa bawat isa ay ating tatanggapin na may pagbabago sa buhay ng bawat isa. O, ano na ang nananatiling pareho? Ang nananatiling pareho ay ang paggapay, ang pag-ibig, ang salita ng Diyos na hindi magmamaliw kailanman. Kaya kapatid, sa darating na ating pagdiriwang ng 107 taon, naway makita natin ang kahalagahan ng pagpapasalamat at pagkilala sa nagawa ng Diyos ngayon, bukas, at sa walang hanggan. Amen. Tawag sa pagkakaloob, ang ating mga kaloob ay isang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ating kakayanan sa Diyos, sumasampalataya tayo na ang ating ginagawa sa Iglesia ay magbibigay ng pagbabago sa mundo at sa pagkakaloob, maisasaayos ang bawat araw, makakikita ang mga bulag at ang kawalan ay naroon na lamang sa ating mga alaala. Gawin natin ang pagkakaloob. Tayo'y manalangin, aming ibinabalik sa iyo ang bahagi ng aming natanggap mula sa iyo, O Diyos, na may pasasalamat sa lahat ng pagpapalang pinagkaloob mo. Pagpalain mo ang mga handog na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bye.
lamang ako'y sanlibong buhay. Hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayun pang man sa'kin nag-iisang taglay. Hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang wala. Sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangin kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggi. Kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo Diyos ng buhay at kasaysayan, iyo muling pinatunayan ang iyong kabanalan at kapangyarihan sa iyong sambahayan. Tunay Ama, na ikaw ang aming Diyos na nananatili magpakailanpaman sa kabila ng pabago-bagong panahon sa sitwasyon na aming kinalalagyan. Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng katatagan na harapin ang lahat ng ito. Kung kaya sa umagang ito, O Diyos, sa aming tahimik na pagdulog sa iyong banal na harapan, kami nawa ay iyong pakinggan. Salamat, O Diyos, sa iyong pakikinig sa bawat isa naming pagdalangin. Kami patuloy na dumadalangin sa maaming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Ang iyo nawang mapagpagaling na kamay ang kanilang maranasan at patuloy na ang kini ng kagalingan at kalakasan
na nagmumula sa iyo. Sa aming mga kapatiran na hindi namin nakakasama sa bawat pagsamba sa iba't ibang kadahilanan, ikaw o Diyos ang nakababatid ng kanilang kalalagayan, kung kaya amin din silang idinadalangin sa iyo na ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala ang kanilang maranasan at ng kanilang buong sambahayan. At sa amin nga po ang pansamantalang pagwawakas ng gawain ito, ng pagsambang ito. Iyon ang igawad sa amin ang iyong banal na bendisyon sa pamagitan ng iyong abang lingkod. At ngayon ay ating tanggapin ang pag-ibig, pagkasi at pagkalinga ng ating iisang Diyos na ating Ama, Anak at Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Isang mainit na pagbati. Ayon kay Henry Nguyen, ang teologikal na paghubog ay ang unti-unti at masakit na pagkasumpong sa kaisipan ng Diyos. Maaaring magaling ka sa maraming bagay, subalit hindi ka magaling sa Diyos. Tayo ay nasa ikalawang linggo ng Nobyembre na kung saan ay ating binibigyang kahalagahan ang linggo ng teologikal. Sambahayan ng Diyos na may pananampalataya na nagsasaliksik at umuunawa. Purihin ang Diyos. Ngayon pong araw na ito, tayo magkakaroon ng Children's Sunday School sa 10 ng umaga at sa 1 at kalahati ng hapon ay ang ating Church Sunday School at sa 4 ng hapon ay ang ating Youth Bible Study. Sa Nobyembre 16, Martes ay gaganapin naman po ang Timothy Discipleship Group Bible Study sa 6 ng gabi. Sa 17 ng Nobyembre, Miyerkules, ay ang ating Midweek Prayer Meeting sa 6 ng gabi. At pangungunahan po ito ng kapatid na Len Tandang at ng kapatid na Mitzi Polisco. Sa 20 ng Nobyembre, Sabado, ay gaganapin naman po yung ating BCE and Timothy Discipleship Group sa 5 ng hapon. Sa 21 ng Nobyembre, Linggo, ito po ang ating pagdiriwang ng 107 pagkatatag ng Church Among the Palms. Ang pagsamba po ay magpapasimula ng 9 ng umaga. Ang ating pong tagapagmensahe ay ang Reverendo Calum Tabada, ang tagapamahalang pastor ng UP Church of the Risen Lord sa UP Diliman. Ang atin naman pong patnugot ay ang kapatid na Dakila Quezon II. Mga kapatid, narito naman po ang pagpapala ng Diyos sa buwan ng Oktubre sa ating iglesia. Para po sa ikapu ay meron pong 191,550 pesos. Sa ating loose offering, mayroon pong 28,013 pesos. Sa ating love offering, ay meron naman po tayong 500 pesos. Sa evangelism offering, meron po tayong 1,000 pesos. At sa iba naman pong pumasok na pananalapi, ay meron naman po tayong 90,000. Na may kabuuan pong halaga na 311,063 pesos. Kung kaya patuloy ang ating pagkilala, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos sa biyaya na Kanyang kaloob. Mga kapatid, ang bawat isa ay inaanyayahan na makibahagi para po sa ating mga online church activity schedule ng mga sumusunod na grupo. Ang Mispa Bible Study, ang BCE and Timothy Discipleship Group, ang Couples Fellowship, ang Church Sunday School, ang Children's Sunday School, ang Youth Bible Study, ang Timothy Bible Study Group, ang Senior Citizens Fellowship, ang ating Midweek Prayer Meeting, ang Youth Activity, at ang ating Young Adults Fellowship. Nawa, ito ay ating maging gabay
sa ating pagdalo bilang iisang komunidad ng mananampalataya. Paalaala, sa unang linggo ng kada buwan, tayo po ay magkakaroon ng pananambahan sa pamamagitan ng Zoom. At ito po ay mapapanood natin sa ating CAP Facebook page. Sa ikalawang linggo hanggang sa huli, ang atin naman pong pananambahan ay pre-recorded at premiered tuwing alas 9 ng umaga sa ating CAPS Facebook page and CAPS YouTube channel. At tuwing ikalawang linggo at huling linggo ay tayo naman po ay magkakaroon ng Tagalog na pagsamba sa ganap na alas 8 ng umaga. Ito rin po ay pre-recorded at premiered sa ating CAP Facebook page at YouTube page. Kaya po, dalohan ang bawat pagsamba sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos. Para naman po sa inyong mga paglilinaw at impormasyon, maaari nyo po kaming tawagan ang inyong administrative officer, ang inyong administrative assistant, ang inyong part-time music director, ang inyong Christian education worker, ang inyong administrative pastor sa mga numero na makikita nyo sa inyong mga screens.